So, ganito lang kasimple guys ang pagluluto ng chicken feet. Pinakuloan ko na yung ating chicken feet ganina. Tapos ngayon magigisa na tayo. Una, lagyan natin siya ng mantika. At isusunod natin yung ating sibuyas. Halo-haloin siya at susunod naman natin yung ating bawang. So, mix lang siyang mabuti at para maluto konti. At maya-maya, isusunod na natin yung ating chicken feet na pinalambot na natin kanina sa ibang kaldero. Ayan na po yung ating pinakuluan ng chicken feet. Malambot na yan siya. Yan po ang aking paraan kung paano magluto ng chicken feet. Yung iba naman, i-gisa siya sa sibuyas, bawang, tapos sunod yung fresh na Sa akin naman, pinakuluan ko para malambot na siya. At yan, lagyan natin siya ng pamintang durog. At inimix lang natin siya at lagyan natin ng soy sauce. Hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi habang pinapakuluan ko yung chicken feet kanina, pinapalambot ko, mayroon na siyang asin. So, paglagyan pa natin siya ng asin, baka maging maalat yung atin. At yan po ang sabaw ng chicken feet na pinapakuluan natin kanina. So, ilagay lang natin yan para pampalambot ulit ng ating chicken feet. Tapos, tatakpan lang natin yun siya maya-maya. Ako hindi naglalagay ng Sprite, ang nilalagay ko yung brown sugar. Konti lang, dipindi yan siya. Optional naman po kung paano maglagay ng pampalambot. Pwede po yung Sprite. Kaso lang, nagpapakulo na po kaganina, kaya hindi ko na kailangan ng Sprite. So, para medyo manamis-tamis, nilagyan ko siya ng brown sugar. At lagyan natin siya ng bay leaves, yung laurel. Ayan. Tapos, halo-haloin lang natin siya at tatakpan. Sandali na lang siya maluto dahil nga pinakuluan na natin nung ating chicken feet kanina. Pinapalambot na natin siya. Takpan lang konti at maya't maya maluluto na yan. So, ganun lang kadali magluto ng chicken feet. Ayan, bubuksan natin ulit. At yan, lagyan na natin siya ng vinegar, suka. Huli natin siyang ilalagay kasi para mag-agaw-agaw yung kanilang tamis, alat at asin. Yan na, hinalo-halo kong mabuti para ma-mix all ingredients. Ma-mix na ang lahat ng ingredients. At nilagyan ko naman ng pamintang buo, pangdagdag aroma. Takpan ulit at antayin lang natin na siyang mabuti yung lahat ng ingredients at maya't maya luto na yan ang ating chicken feet. Ganun lang kasimple magluto ng chicken feet guys. May iba't ibang paraan naman tayo kung paano magluto pero sa akin ito po yung aking version how to cook chicken feet. Ayan, haluin natin yan. Ayan, medyo translucent na yung ating chicken feet kasi malambot na nga yan. So, titikman na natin ang ating chicken feet. Ang sabaw. Yummy. Sakto. Sakto lang talaga siya sa alat, sa tamis, at saka sa asin. So, tinakpan ko ulit para mag halo-halo yung kanyang aroma habang pinapakulo. So, yung ating apoy guys, hindi siya gaano malakas. Medium, medium heat lang. Hindi gaano ma-high kasi para yung kanyang lasa manutsuhot doon sa ating chicken feet. Ayan na, luto na. Yummy. Ayan na po guys, yung ating chicken feet. Ayan, luto na yan. So, diba? Napakadali lang. Pwede yung gawin yan sa bahay nyo. Lalong-lalo na yung mahilig ng chicken feet. Ayan na. So, yun. Luto na guys yung ating chicken feet. Ayan. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo yung aking simple na lutong bahay. Ang ating chicken feet.
pwede din kayong maglagay ng oyster sauce, pero ako, hindi ako say ako. Kasi ako mahilig ng chick oyster sauce, so ang nilalagay ko lang ay soy sauce. So, pwede naman, masarap naman, depende po yun sa inyong panglasa. At yan po ang ating homemade, lutong bahay na chicken feet. Ayan, luto na yan. Let's eat. Bone of feet. Ayan. Luto na yan, guys. Malambot na yan. Nakikita nyo, umihiwalay na yung kanyang balat doon sa kanyang buto. Ang ating chicken feet. Ayan, luto na. Bon appetit. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Ayan. Bye-bye. Have a good day. Thank you for watching Lucita Diaries. Bye.